Good morning mga friend. Ayan. Ayan ang aking strap band. Na successful ko po siyang napabulaklak. Ayan. Yan ang isi-share ko ngayon sa inyo, ang aking Amazing Blooming Fertilizer. Yan guys, wait lang po. Ayan, kumuha kayo ng banana or banana peel. Ito lang guys, kahit anong ori ng banana, pwede naman natin gamitin. Kasi guys, ang banana, it contains phosphorus and potassium. Kaya ito ay mabisang pampabulaklak. Kahit sa anong mga plant, sa roses, kinamit ko na rin po ito mga friend. At dito muna tayo gagawa sa aking strap. Ayan. Ang kukunin lang natin ay yung balat. Ayan, kainin sana natin yung laman. Pero mamaya na lang. Lagay muna natin. Ayan. Ang gawin natin, ito ang kailangan natin, at saka yung kutsilyo. Linisin muna natin. Ayan, ang gagawin natin dito ay puputul-putulin lang natin ang maliliit. Ayan. Pwede tayong gumamit ng kahit anong klase ng saging o yung saging na saba, maganda yun. Ito pong lakatan ang ginamit ko, kaya ito ang isi-share ko sa inyo. Ayan guys, ayan na. Pwede na to sa isang puno ng strap. At pagkatapos, pwede natin itong painitan kasi yung... O ipadry-dry muna natin to. Pwede gawin natin ganun. Kasi guys, itong lakatan ay masyadong matamis, kaya nilalapitan to ng lamgam. Pero pwede naman nating i-direkta to. Kasi kapag nilamgam, hindi naman, umaalis lang naman sila. And then, ang gagamitin natin ay yung pinaarawan ko na. Ayan. Ito mga friend. Ayan. Yung medyo na dry-dry lang. Tapos, ipapasok natin dito sa net na, ayan, tingnan nyo, butas-butas yan. O may mga butas yan. Para pag tayo nagdilig, ay lalabas ang kanil ang tubig. Ayan, ganyan lang mga friend. Ibalot natin ng ganyan. Ayan. And then ito, ilalagay natin sa pinakalast na sa baba ng pinakalast na dahon or sa pinakalast na root sa taas. Yan. Yan mga friend ang gagawin natin. Wait lang po. Ayan, nakita ba? Ganito lang mga friend. Oh. Ito yung pinakalast na dahon at ito naman yung pinakalast na roots. Dito natin siya ilagay. Ganyan. Pag nating ingatan natin, huwag masyadong malamog yung ating strap. Ayan, ganyan. And then, talian natin ng pantali. Ayan. Ayan, ganyan lang po mga friend. Ganyan lang ang gagawin natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. At ito yung hindi ko mga nilagyan. Madami baga sila, oh. Wala naman silang mga bulaklak. Kasi kapag ako gumagawa ng video or mag-i-experiment ako sa aking mga halaman, ang gagawin ko, isa lang ang lalagyan ko. Para kung hindi naman maging successful o mamatay ang halaman ko, isa lang ang masisira. Ganyan. O, tapos na tayong maglagay ng ating organic fertilizer or banana peel. Ang gawin natin ay diligan natin sila ng umaga at hapon, at nang yung katas ng ating banana ay mapunta sa kanilang mga roots. At
Huwag po pala tayong magmadali kasi ang ginamit natin ay organic fertilizer lang. Antay-antay lang natin silang mamulaklak. At tiyak naman nalalabas yan. Medyo ako kasi nainip ako nang mag-antay nito eh. Medyo nainip talaga ako. Kaya ayan, konting pasensya mga friend sa ating pag-antay ng bulaklak. Yan naman ay lalabas din yan. At magpapasalamat pala ako sa aking mga subscriber or 10,000 subscriber at sa aking mga viewer. Thank you so much. Thank you so much po sa inyo sa patuloy na panunood. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking ginawang video ngayon. At kung nagustuhan nyo naman po ito ay paki-subscribe naman, paki-share sa mga bagong viewers ko, paki-subscribe po. At paki-share naman po sa mga kaibigan nyo nang magkaroon din sila ng ideya, lalo na po yung mga ayaw gumamit ng may chemical na fertilizer, ay makapagpabulaklak din sila. Yan lang mga friend. Thank you so much po sa inyo and bye-bye.